Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Suray. Taong 1950, Victoria, Mindoro. Itong mga panahong ito, nasa edad 15 anyos pa lamang itong si Suray. Nakatira sila noon sa gilid ng isang maliit na burol kung saan ilang metro mula sa pamamahay nila, naroon ang baryo. Tahimik at payapa sa lugar na yon. Ayon sa kanya, napakasaya nila noon gawa ng marami silang naninirahan sa bahay ng kanilang mga magulang. Silang magkakapatid kasi, umabot lang naman sa isa't kalahating dosena. Malaki rin yung bahay nila, kaya buwelo talaga. Araw-araw, hindi maiwasan ang kulitan, tampuhan, bangayan at kung ano-ano pa. Pero sa kabila nito, nananatili silang matatag sa bawat isa. Yung panganay nga nilang may asawa na, palagi silang pinapaalalahanan na iwasan ang magpakonsumisyon sa kanilang mga magulang. Yung nanay at tatay niya kasi, medyo may edad na, ganun din ang mga magulang ng kanyang ama na naninirahan sa kanilang tahanan mismo. Ayon kay Suray na, wala naman talagang espesyal sa kanilang pamilya. Lahat sila pawang mga ordinaryong tao lang, na walang ibang hangad kundi ang makaraos sa pang-araw-araw. Pero sa kabila ng lahat ng yon, ibang usapan na pagdating sa ama ng tatay nila. Kahit hindi sigurado itong si Suray, malakas ang kanyang kutob na may kakaiba talaga sa lolo nila. Isipin ninyo, kapag nakikigapas sila, walang nakakatalo sa aning nakukuha ng lolo niya. Nasa edad 80 anyos na yon, pero yung mga batang magsasaka daig na daig nito. Minsan nga, nagbibigay pa doon ng partida yung lolo niya. Pero sa kabila nito, hindi pa rin yun matalo-talo. Ang mas ipinagtataka pa noon ni Suray ay yung pisikal na lakas nito. Bagaman medyo bagsak na yung kaliwa nitong balikat, kayang-kaya pa rin itong magpasa ng mga kahoy na halos doble ang bigat sa kanya. Buong buhay din ng matanda, hindi niya pa yon nakikitang nagkakasakit. Akala ni Suray, aabot ng humigit 100 ang edad ng lolo niyang yon. Pero pagpasok ng taong ito, doon na unti-unting nagbago ang lahat. Magmula noong dumaan ang Biyernes Santo, napapansin na nilang palagi yung tulala, tapos hindi mapakali. May mga sinasabi na rin yung kakaibang bagay sa kanila na siya namang labis nila noong ipinagtataka. 2 linggo pa ang lumipas, nakaratay na lang sa isang higaan yung lolo niya. Araw-araw may pinapapasok yun doong apo na parabang may mga ibinibilin ito dito. Siyempre, dahil sa wala namang ideya si Suray ukol sa bagay na yon, naghihintay na lamang siya hanggang sa dumating ang torno niya. Sa pagdating naman ng araw na yon, mahinahon naman niyang pinasok ang silid nito para makinig sa mga bagay na ilalahad nito sa kanya. Pagharap naman niya sa lolo niya, nasipat niya yung butot balat na at halos hindi na nakakahinga ng maluwag. Punong-puno na rin ng plema ang lalamunan nito at sa estado nito parang hindi na yon magtatagal. Dahil dito, awa at lungkot naman ang kanyang nararamdaman habang patuloy niya itong pinagmamasdan. Makalipas pa ang ilang minuto, pagpasok naman ng kanyang ama sa loob, doon na nagsimulang magsalita yung matanda. Maraming bagay yung inilahad sa kanya pero ang kumuha ng kanyang atensyon ay yung pag-alok nito na magmana ng barya. Hindi niya mawari kung ano ang baryang yon. Pero pagpakita nito sa kanya ng lolo niya,
wala siyang ibang naramdaman kundi ang matinding pagkamangha. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi, nakasilay siya ng isang napakalumang barya na ang disenyo ay kakaiba. Alam ni Suray na hindi yon gawa ng gobyerno, kaya ang una niyang itinanong sa kanyang lolo ay kung saan ito nakuha ang bagay na yon. Dagdag pa niya na, bakit anghel at demonyo ang nakaukit dito imbis na halaga mismo ng barya? Nang marinig naman ng lolo niya ang kanyang sinabi, ngumiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya nang, ikaw na ang bahalang sumagot sa iyong mga katanungan. Hindi ba't mas mainam na ikaw ang makakatuklas kaysa ipanguna ko sa iyo bago pa man ito mapatunayan? Nararamdaman kong ikaw ang pinakamay interes sa inyo pagdating sa ganitong bagay. Ano nga po? Tinatanggap mo ba ang alok ko? Huwag mo nang isipin ang mga mana ng kapatid mo sapagkat hindi yun mahalaga. Kasabay ng pag-uwi ka nito ay ang pag-abot naman ito sa kanya ng barya. Pagsilay naman ni Suray doon ang malapitan, doon niya nasipat ang detalyadong mga marka ng isang demonyo na may hawak na espada. Yung pamamaraan ng pagkaukit dito, sadyang kakaiba pinuno. Dahil imbis na lapat lang yon sa bakal, nakaumbok ito. Lubos din siyang nahihiwagahan sa ukit na yon, gawa ng pakiramdam niya, buhay na buhay ito. Pagkakuha naman niya sa barya, agad namang ibinigay ng lolo niya yung libretang pambuhay sa kakayahan ito. Matapos yung may abot ng matanda, bigla naman yung niyakap ng kanyang ama, gawa ng pagbitaw nito sa libretang yon, sa hindi inaasahang dahilan, nagdeliryo ito. Yung tipong hindi na yon nakakahinga, tapos kalaunay nawala na din yon ng malay. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dineklara yon ng tatay niya na patay na. Upang hindi naman yon magdulot ng kaguluhan sa kanilang tahanan, inabisuhan siya nitong lumabas na muna. Kabiling-bilinan din ito sa kanya na kahit anong mangyari wala siyang pagsasabihan ukol sa bagay na yon. Dagdag pa nito na hanggat maaari pilitin niyang silang dalawa lamang ang nakakaalam sa huling habilin ng lolo niya. Sige na, Suray. Umalis ka na rito. Ako na ang bahalang magpaliwanag sa mga kapatid mo. Wika nito sa kanya. Matapos naman itong makapagwika, hindi na siya nagdalawang isip pa na lumabas. Dalawang oras pa ang lumipas, kumalat na sa kanilang pamamahay ang mismong nangyari. Kagaya ng inaasahan, inilahad ng tatay niya sa kanyang mga kapatid na hindi pa siya nito nakakausap. Pagdadahilan pa nito na, bago makapagsalita ang matanda, bigla yung nakaramdam ng pananakit sa kanyang katawan, kaya pinili nilang ipagpaliban ang pagbibigay nito ng mana kay Suray. Dagdag pa ng kanyang ama, hindi nito inaasahan na yun pala ang kahuli-hulihang pagkakataon na masisilayan niya yung buhay. Pagkalahad naman ito ng mga bagay na yon, personal itong humingi ng tawad kay Suray at sa mga kapatid niyang sumunod sa kanya. Siyempre, hindi naman niya matanggihan ang paghingi ng tawad ng kanyang ama, kaya na may malugod niya yung tinanggap na parabang wala siyang kaalam-alam sa mga nangyayari. Sa paglipas pa ng mga araw, habang nagdadalamhati ang kanyang pamilya, hindi pa rin makalimutan ni Suray ang tungkol sa barya. Tuwing siya ay nag-iisa, palagi niya yung pinagmamasdan, gawa ng manghang-mangha talaga siya sa pagkakaukit nito. Sa pagtagal, pagdaan ng isang buwan, natutunan niya ng kausapin ang baryang yun.
Ayon sa kanya, para na siya noong baliw pero hindi niya yun kayang mapigilan gawa ng may sumasagot sa mga katanungang ibinabato niya rito. Noong una, inakala niyang produkto lang yon ng kanyang imahinasyon. Pero habang tumatagal ang baryang yon sa kanyang kamay, doon na sumasagi sa kanyang isipan ang wangis ng isang nilalang na halos kahalintulad ng anghel na nasa harapan ng barya. Paglalarawan niya rito, nakasuot yon ng baluti tapos may daladala yung espada. May pakpak din yung parang sa agila tapos nakasuot yon ng pandigmang almete. Ayon pa sa kanya na, kagaya ng kasuotan nito ang suot din ng demonyong nasa likod, pero yung pakpak nito gawa sa balat na may mga nakausling tinik. May dalawang sungay din yung nakalabas sa almete, tapos yung hawak nitong espada, paalon ang disenyo na may nakausling tinik, papaikot dito. Magmula noong sumagi yon sa kanyang isipan, naging madalas na ang pagpapakita ng nilalang. Unti-unti na rin noong napapansin ni Suray ang tila bang paggaan ng kanyang katawan. Ang mas nakakagulat pa, Pinuno, kapag hawak niya yung barya tapos nakaharap ang demonyo, hindi siya makatulog sa gabi. Napakasensitibo din ang kanyang pandinig na halos yung mga ingay sa kabilang baryo bumubulabog sa tenga niya. Tuwing umaga naman, kapag nakaharap yung anghel, palaging magaan ang pakiramdam niya. Tipong kahit anong init, kayang-kaya niyang magtrabaho sa bukid. Napakasipag din niya, gawa ng kapag wala siyang ginagawa, hindi mapakali ang katawan niya. Dahil sa mga ganoong pagbabago ni Suray, hindi naman maiwasan ang kanyang mga kapatid na magulat sa kanyang ginagawa. Subalit sa kabila nito, pinipili naman niyang huwag yung pansinin, gawa ng ayon sa kanya, ginagawa niya lamang yung iniuutos ng puso niya. Dalawang buwan bago matapos ang taong ito, may kinaharap na problema yung pamilya nila. Yung panganay kasi nilang kapatid, nasangkot sa isang gulo, laban sa isang mayamang pamilya na nakatira sa sentro ng baryo. Malaki ang pinsalang nagawa ng kanyang kapatid na ikinasawi ng isa sa mga anak nito. Hindi rin biro ang pamilyang yon, gawa ng ayon sa mga nakatira roon, marami itong kakilalang aswang na nakatira sa karatig lugar. Kadalasan yun ang kanilang binabayaran para gawin ang masasama nilang plano. Nang marinig naman ang kanilang pamilya ang tungkol sa bagay na yon, di naman nila maiwasang mangamba. Siyempre, alam nila kung ano ang kakayahan ng mga aswang, kaya hindi nila ito ipinagsawalang bahala. Habang nagpapagamot naman ang panganay nilang kapatid, unti-unti naman niyang napapansin ang animoy mga kakaibang hayop na umaaligid sa kanilang tahanan. Gayunpaman sa kabila nito, di niya yun pinagtuunan ng pansin, gawa ng ang buong akala niya, pangkaraniwang hayop lamang ang mga nilalang na yon. Subalit, ilang araw pa ang lumipas, ang ama na niya mismo ang nakakita nito. Dahil sa kanyang mga natuklasan, hindi naman yon nagdalawang isip na lumapit sa kanya para ilahad ang mga napansin nito. Alam kasi ng kanyang ama na siya lamang ang malalapitan nito ukol sa ganoong uri ng bagay. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, ipinaalam niya rin sa kanyang ama na ilang araw na rin niyang napapansin ang mga nilalang na yon. Dagdag pa ni Suray na, hindi man siya sigurado pero malakas ang kanyang kutob na ang kapatid niya ang pakay nito. Sa loob kasi ng ilang araw nitong pagbisita, napapansin nilang mas lalong lumalaki ang mga nana sa mga galos nitong natamo. Isipin ninyo, konting gasgas lang ang inabot ng kuya niya pero parang na-impeksyon nito.
Yung hiwa sa kanyang balikat na nakuha niya sa pagsalag ng sundang, mas lalong lumaki hanggang sa unti-unti yung nagkulay berde at tuluyang nabulok. Tuwing umaga pag-alis ng benda nito, parang mamamatay na yon sa kakaiyak dala ng matinding sakit na nararanasan nito. Awang-awaman sila Suray sa kalagayan ng kanyang kapatid. Aminado silang wala silang magagawa para yon ay matulungan. Dahil sa ganoong sitwasyon, sinubukan na rin nilang humingi ng tulong sa kakilala nilang albularyo, pero sa kasamaang palad wala itong naitulong. Binantaan kasi yon ng pamilyang kakontra nila na huwag makikialam kung ayaw nitong masangkot sa gulo na hindi nito kayang pigilan. Nauunawaan naman nila ang rason nito, kaya na may minabuti nilang gamutin ang kanilang kapatid gamit ang sarili nilang kakayahan at karunungan. Matapos naman yung malaman nila Suray, agad namang inabisuhan ng kanyang ama ang mga kapatid niyang mas nakakatanda sa kanya. Nagdesisyon silang maglibot ng gabi sa kanilang tahanan para naman kahit papaano masiguro nilang ligtas ang kanilang lugar. Subalit isang gabi pa lamang noon ang dumaraan, marami na silang nakikitang mga nilalang. Ayon kay Suray na, kung hindi sila nakakasipat ng kapre, bumubungad sa kanila ang mga dambuhalang aso at mga kalabaw. Kahit malayo yon sa kanilang pamamahay, nasisiguro nilang nagmamasid ang mga ito sa kanilang mga kilos. Di naman nila yon pinagtuunan ng atensyon. Gawa nang ang buong akala nila hanggang doon na lamang ang magagawa ng mga nilalang na yon. Subalit isang linggo pa ang lumipas, naging balang kanilang pamilya nang bumisita yung ama ng lalaking napaslang ng kapatid niya. Akala nila hihingi yun ng tawad, pero pagpasok nito sa kanilang pamamahay, bigla itong nagwala. Sinira at pinagwawawasak ng mga ito ang iilan sa kanilang mga gamit, at nung maagaw na nito ang kanilang atensyon, doon pa lamang yun tumigil. Pagharap naman nila sa lalaking yon, kalmado naman nila itong kinausap para magkaunawaan sila. Pinili rin ang kanyang ama na magpakumbaba nang sa gayoy hindi na lumawak pa ang kinakaharap nilang problema. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap ng dalawa, harap-harap ang inilahad ng ama ng namatay na lalaki na hindi yon titigil hanggat hindi nito nakukuha ang gusto nito. Alam kong buhay pa yung anak mo. Mas mabuti yan. Pinapatagal nyo lang ang kanyang pagdurusa. Huwag na kayong umasang may tutulong pa sa inyo. Sapat na ang nararamdaman kong galit para katakutan ako ng mga albularyo. Wika nung lalaki sa tatay niya. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad namang sumagot doon ang kanyang ama nang, "Hindi ho ako ang hahadlang sa galit na nararamdaman niyo ngayon. Pero sana bigyan niyo ng puwang ang pagpapatawad. Wala na ho tayong magagawa. Nangyari na ang dapat mangyari." Dahil sa sinabi nito, napamura lang naman ang lalaking yon habang tumitingin sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, tumawa lang naman ito sabay sagot dito ng, "Abangan nyo na lang kung ano ang mga susunod kong gagawin. Kagaya ng sabi ko, hindi dito magtatapos ang lahat." Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung tumalikod sabay senyas sa mga tauhan ito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang mawala na ang mga panauhing yon, sineryoso naman ang kanyang ama ang mga naging babala nito. Naniniwala yun na hindi lang salita ang binitawan ng lalaki, bagkus ay yun talaga ang mismong plano nito. Sa pagsapit ng gabi, habang nagpapahinga silang magpamilya, bigla naman siyang napabalikwas nang marinig niya ang kakaibang huni
milya-milya ang layo sa bahay nila. Alam niyang hindi yun mga pangkaraniwang nilalang, kaya ang ginawa niya pumanhik siya sa silid ng tatay niya para abisuhan ito. Nang marinig naman ang kanyang ama ang sinabi niya, agad naman yung napamura habang hinahanap ang mahaba nitong sundang. Paglabas naman nila ng bahay, sumambulat sa kanila ang napakadilim na paligid. Sa kanilang pagmamasid, wala naman sila doong napapansing kakaiba, pero ilang minuto pa ang dumaan, unti-unti na nilang nasilayan ang iilang mga nilalang na dahan-dahang naglalakad papalapit. Nanlilisik ang mga mata nito at sa estado ng mga nilalang na yon, napakalayo nito sa wangis ng isang pangkaraniwang tao. Paglalarawan ni Suray sa mga nilalang na yon, may hahalin tulad mo yon sa mga halimaw na halos sa panaginip mo lang masisilayan. Ayon sa kanya, may mahabang sungay ang mga ito, tapos meron yung apat na paa at dalawang kamay. May maitim din silang kulay, tapos napakatahimik ng mga kilos nito. Tipong hindi mo talaga sila mararamdaman kung hindi ka nabiyayaan ng matalas na pandinig. Dagdag pa ni Suray na, habang malayo sa kanila ang mga nilalang, pilit naman yung nagkukubli sa mga katawan ng puno para makapagtago. Pagkaraan pa ng ilang minuto niyang pagmamasid, mabilis naman niyang napansin ang paglapit nito sa bakuran ng kanilang tahanan. Pagsilay naman doon ni Suray, bahagya naman siyang natigilan nang mapansin niya ang pag-init ng bariyang ibinigay nung namayapa niyang lolo. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya itong hinawakan na siyang naging sanhi upang makaramdam siya ng kakaibang init. Hindi niya mawari kung anong nangyayari sa kanyang katawan, pero may nag-uudyok sa kanyang habluti ng hawak na sundang ng kanyang ama. Maya-maya pa, nang hindi na niya mapigilan ang pakiramdam na yon, agad naman niya itong sinunod, sabay sugod sa mga nilalang na umaaligid sa kanila. Pagsilay naman doon ang kanyang ama, agad naman siya nitong pinigilan, pero hindi na siya nito nahabol pa. Sa sobrang bilis kasi noon ni Suray, tinalon niya lang yung bakod ng bahay nila na halos isa't kalahating tao ang taas. Paglapit naman niya sa kinaroroonan ng mga nilalang, walang habas naman niya yung pinagtatataga hanggang sa nagawa na niyang mapabuwal sa lupa ang isa sa mga ito. Dahil sa ginawa niyang yon, mabilis naman siyang sinugod ng iba pa nitong mga kasama, dahilan para magpang-abot sila. Sa maniwala kayo o hindi, maraming tinamong pinsala si Suray noon sa kanyang katawan, pero lahat yon hindi niya ininda. Ilang beses man siyang mapabagsak ng mga nilalang, patuloy siyang bumabangon para paslangin ang mga ito. Sa loob ng dalawang oras niyang pakikipaglaban, halos kumalat na sa buong paligid ang napakaraming dugo. Hindi naglaon nang mapagtanto naman ng mga nilalang na yon na napakatibay ng kanyang katawan, wala na nga yung nagawa kundi ang kumaripas ng takbo. Sa halos siyam na nilalang na sumugod sa kanila, dalawa lamang doon ang nakaligtas. Ayon sa kanya, hindi na rin yun magtatagal buhat sa mga malalalim nitong pinsalang natamo. Matapos ang mga pangyayari, doon pa lamang bumalik sa normal ang nararamdaman ni Suray. Pagtawag naman ang kanyang ama, pagod na pagod naman siyang naglakad papalapit dito, bit-bit ang sundang na inagaw niya. Tay, pasensya na. Naagaw ko tong sundang niyo. Heto, ibabalik ko na. Nangihinang wika ni Suray sa tatay niya. Pagkakuha naman doon ang kanyang ama, halos hindi naman ito maiwasang magulat
nang mapansin itong sira-sira na ang talim ng kanyang sundang. Gayunpaman sa kabila nito, pinili na lamang nitong manahimik. Pagpasok naman nila sa loob ng bahay, halos hindi naman niya maipaliwanag ang mga nangyari. Nauunawaan naman niyo ng kanyang ama, gawa ng sa isip-isip nito, maaaring nadala lamang siya ng emosyon niya. Pero pagkuha ni Suray sa pagmamay-ari niyang barya, napansin naman niyang napakainit ng parte nitong pinag-ukita ng demonyo. Sa puntong yan, doon siya nagkaroon ng ideya na baka ang nilalang na yon ang nagpahiram sa kanya ng lakas. Nasisiguro niya kasi noon, hindi sarili niyang lakas ang kanyang ginamit sa pakikipaglaban sa mga ito. Matapos naman nilang mag-usap, inabisuhan siya ng kanyang ama na pakiramdaman niya muna ang sarili niya. Dagdag pa nito na, yun lamang ang nag-iisang paraan para malaman niya ang rason kung bakit siya nakakaranas ng ganoong bagay. Sa pagsapit naman ng sumunod na araw, bago pa man sumapit ang alas 9, bumalik na naman yung lalaki. Pagpasok nito sa loob ng kanilang pamamahay, agad naman yung nagwala kasama yung mga tauhan nito. Armado ang mga taong yon, kaya sa abot ng kanilang makakaya, pinili nilang magtimpi. Hindi pa yun nakontento, pinagsusunog pa nito ang iilan nilang mga kagamitan sa bukid. Matapos namang masilayan ni Suray ang naging akto nito, walang pagdadalawang isip naman niya itong nilapitan, bit-bit ang sundang ng kanyang ama. Pagharap naman nilang dalawa, agad naman niya yung inambahan na tatagain, dahilan para umatras ito ng bahagya. Pagsilay naman sa kanya ng lalaki, bigla naman niya itong minura, sabay utos sa mga tauhan ito na gulpihin siya. Alam niyo, pinuno, tirik na tirik ang araw, nakipagsuntukan itong si Suray. Kung noong nagdaang gabi halos maligo na siya sa sarili niyang dugo, noong mismong umagang yon, di man lang siya nagtamo ng kahit isang galos sa katawan. Marami siyang suntok na tinanggap pero lahat yon hindi tumalab sa kanya. Pagkaantala naman ng kanilang pagbubuno, wala nangang nagawa ang mga ito kundi ang umatras. Bukod kasi sa may nakapansin ng magsasaka sa kanilang eskandalo, unti-unti na rin silang pinagkukumpulan ng mga taga-baryo. Matapos ang mga pangyayaring yon, hindi na bumalik sa kanilang pamamahay yung ama nung lalaking pinatay ng kuya niya. Dalawang buwan pa ang lumipas, walang patid ang pagbisita ng mga nilalang na inutusan nito. Dahil sa pangyayaring yon, walang patid naman doong nakikipaglaban itong si Suray hanggang sa tuluyan nangang binawian ng buhay yung kapatid niya. Nung namatay ito, pinuno, doon pa lamang humupa ang pagdayo sa kanila nung mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Pagramdam naman ni Suray na hindi na yon bibisita, siya naman ang naglakas loob na hanapin ang mga ito. Gamit ang baryang yon, nilipol ni Suray ang lahat ng pamilya ng mga nilalang na may kinalaman sa nangyari sa kanyang kapatid. Bagaman aminado siyang may kasalanan ito, sadyang hindi niya kayang talikuran ang sakit na kanyang nararamdaman buhat sa pagkawala ng isa sa mga mahal niya sa buhay. Matapos naman niya itong maisakatuparan, napagtanto niyang ang tangan niyang barya ay nahahati sa dalawang puwersa. Yung Diablo sa likod nito, nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan sa gabi. Tapos yung anghel naman sa harapan, nagbibigay sa kanya ng lakas sa umaga. Ayon pa kay Suray na, matapos niyang malipol ang lahat ng nilalang na may kaugnayan sa pagkawala ng kanyang kapatid, minabuti na rin niyang tuldukan ang galit na kanyang nararamdaman.
Naniniwala siya na kahit siya man ang nasa sitwasyon nito, ganun din ang gagawin niya. Dagdag pa ni Suray na parehas lang silang biktima, kaya walang saysay na paghigantihan ng mga ito. Taon pa ang lumipas, nabuhay ng matiwasay itong si Suray. Kagaya ng yumao niyang lolo, naging kilala siya sa kanilang lugar na isa sa pinakamabilis gumapas. Ngayong matanda na si Suray pinuno, tangan-tangan niya pa rin ang baryang yon. Kahit napakatanda na ng kanyang katawang lupa, ni minsan hindi siya nakaranas ng matinding sakit sa katawan. Ayon pa kay Suray na, ang baryang yon ay maraming saklaw na kakayahan. Una ang pangkaligtasan at ang kapangyarihan nito sa iba't ibang aspeto. Hindi rin biro ang kakayahan nitong magpahilom ng anumang sugat na kanyang tinatamo. Magpahanggang sa ngayon, pinuno, bagaman maraming karanasan si Suray noong kabataan niya, hindi niya itinuring ang kanyang sarili na isang antingero. Ayon sa kanya, katulad pa rin siya ng karamihan na isa lamang ordinaryong tao. Kaya lang siya naging ganon ay dahil sa hiram na kakayahan na nagmula sa ipinamana ng lolo niya na barya na may dalawang muka. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ganda nitong kwento ni Suray, no? Lalo na kapag naging series to. Kasi hindi natin masasabi yung kakayahan ng barye. Pagpalagay na nating doble kara siya. Diba? Sa gabi, pinapahiram siya ng kapangyarihan ng demonyo. Sa umaga, anghel naman. Paano kaya kung nagkaroon siya ng napakatinding kalaban tapos gabi? Pwedeng mamatay si Suray? Kasi alam naman nating lahat na yung ganitong klase ng kakayahan meron tong limitasyon eh. Maliba na lang kung wala tong limitasyon. Sobrang tindi ni Suray. Diba? Tsaka paano kaya kapag gabi tapos merong divino? Ano kayang mangyayari, diba? Ang dami kong tanong sa kwento na to. Pero alam naman nating pare-pareho na hindi na to masusundan. Kasi nga, halata naman eh. Diba? Parang minadali nga ni Suray yung pagkukwento rito eh. Parang ayaw niya ibigay yung detalye. Tsaka yung barya na yon na may dalawang muka o doble kara, ang bangis nun. Lalo na kung umaga siya makikipagdigma. Pero ang tanong ko lang ngayon, marami bang aswang na nakikipagdigmaan sa umaga? Eh alam naman natin na mahina sila kapag ganung oras. Mas maganda sana no, kung naging baliktad to, sa umaga yung demonyo tapos sa gabi yung anghel, ang lakas nun lalo ni Suray. Kaso hindi, alam naman natin naghahari ang kadiliman kapag gabi, kaya nga kadiliman, di ba? Ako overall, masasabi ko sa kwento, maganda siya sobra, kaso lang bitin ako. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.